Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam niyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito! Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli! Ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming ETUlay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Hello! Magandang hapon po sa ating lahat at sa lahat ng mga manonood sa iba't ibang sulok ng Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. Hello po sa lahat ng mga nanonood sa atin sa Facebook and YouTube channel ng DepEd Philippines and DepEd Edtech Unit. At syempre, ang YouTube channel ng DepEd TV, Educational Technology Unit, and sa ating iba't ibang mga social media platforms ng Department of Education. Muli po, magandang hapon po sa lahat na ating mga mag-aaral sa grade 7. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo. Ayan, ikalawang linggo na po tayo dahil nga po nung nakaraang linggo ay nagnilay-nilay po muna tayo para sa ating mahal na araw. So, at sa paksa natin sa araw na ito, ayan. So, umpisa na po natin ang ating ETUlay online tutorial sessions sa Filipino 7. Magandang hapon po kay Lawrence Angelo Paestre mula po sa San Isidro, Dibon, Albay. Magandang hapon po. Ayan, tayo ngayon ay nasa third quarter, week 2. At ang ating tatalakayin natin sa araw na ito ay tungkol sa mga katangian ng mga kaalamang bayan. O tinatawag natin na
karunungang bayan na nagmula sa Luzon. Muli po, ako po ang inyong tutor sa oras na ito, Tutor Jessica Borromeo po, mula sa mataas sa para lang National ng Abuyod, Teresa Sub-Office Division of Rizal. At muli po, nagpapasalamat din po tayo sa lahat ng mga nakatutok sa oras na ito, lalong-lalong higit sa lahat ng mga magulang, sa lahat ng mga teachers, at sa lahat din ng mga estudyante mula sa iba't ibang lugar. At para sa ikalawang linggo, ito po ang ating layunin para sa oras na ito. Sa pagtatapos ng online tutorial na ito, inaasahan na ikaw ay naihahambing ang mga katangian ng tulang panudyo, tungmang digulong, bugtong, at palaisipan. Good afternoon din po kay Rex Angelo Clemente from Saragossa National High School, Nueva Ecija. Magandang hapon din po sa lahat ng mga nanonood sa atin sa Region 3. Magandang hapon po. At ang layunin ng ating paksa, natutukoy sa bahagi ng tekstong naglalahad ng pisang pandamdamin, nakahahambing sa tungmang digulong, patulang panudyo, palaisipan at bugtong, at napahahalagahan ang bisang pangkaisipan at bisang pangdamdamin batay sa binasang akda. Ayan, ito po yung kasunod lamang ng ating tinalakay nung nagdaang linggo na ponemang suprasegmental. At dito po natin malalaman kung naaalala nyo ba ang naging paksa na ating natalakay nung nakaraang linggo. Paki-comment naman po kung may natatandaan ba kayo tungkol sa ponemang suprasegmental o kung ano man ang naging bahagi ng ponemang suprasegmental. Sa pagkakatanda po natin, ito ay meron diin, meron tayong tono, at meron ding antala o hinto. Ayan, ito yung mga natatandaan natin. Pero sa pagkakataong ito, babalikan talaga natin o babalik-tanaw tayo sa nakaraang aralin dahil ang kahulugan ng ponemang suprasegmental ay batay sa tono, diin at antala ng bawat salitang ginagamit na may iba't ibang kahulugan. Pagmasdan po ninyo, iba-ibang pagkakahulugan ng mga salita o pagkakasabi ng ating pangungusap o mga salita para matingnan natin kung ano nga ba ang paraan na paggamit ito sa pakipagtalastasan at ano nga ba ang ibig ipaiwating na emosyon ng ating mga yung mga taong kausap natin. Halimbawa na lang, kung ano na ba ang naging diin at tono ng ating mga salitang natalakay nung nagdaang linggo, dito natin malalaman kung ano nga ba ang inyong natutunan sa ating nakaraang aralin. Dahil dyan, babalikan natin ang nakaraan, literal. Dahil nga, tagal tayo nagbakasyon, babalikan pa rin natin ang nagdaang aralin. Babati muna tayo kay Lorraine Ann Santos, kay Nelea watching. Ayan. Sa gawain kong ito, basahing mabuti ang bawat item at isulat ang titik na may tamang sagot. Yan, tamang sagot lamang po ang titik lamang ng tamang sagot ang ilalagay po ninyo sa comment section. Huwag pong kakalimutan lagyan ng numero para alam po natin ang pagkakasunod-sunod ng ating sasagot ng mga tanong. Una, ano ang tawag sa lakas o pagbibigay diin sa pagbigkas ng salita? Excuse me po. Ano ang tawag sa lakas o pagbibigay diin sa pagbigkas ng salita? Pantig, tono, diin, o antala? A, B, C, or D? Hello po kay Roger Calios, kay Lisa Morada, good afternoon. Ano kaya ang letra? A, B, C, or D? Tawag sa lakas ng pagbibigay diin sa pagbigkas ng salita. Ako, nahirapan yata silang mag-isip. Ayan, si Roger, letter B daw.
Tingnan natin kung tama. Yes, tama po. Yan ang tamang sagot. Ang diin, ang tawag sa lakas o pagbibigay diin sa pagbigkas ng salita. Tama din si Renz Angelo. Yan. Kay Nelea, nice try po. Meron pa tayong susunod na tanong. Ano naman ang tawag sa lakas o pagbibigay diin sa pagbigkas ng salita? Antala, tono, diin, o intonasyon. Itin natin. Ano naman ang tawag sa lakas o pagbibigay diin sa pagbigkas ng salita? Antala, tono, diin, o intonasyon. A, B, C, or D? Ano kaya ang sagot? May nakita na akong sagot. Letter C ba? Letter D? Ano kaya ang sagot? Mukhang hirapan yata kayong balikan yung nakaraan. Pero masarap balikan ang nakaraan. Dahil ang tamang sagot ay letter A. Antala. Yan ang tawag sa lakas o pagbibigay diin na pagbigkas ng salita. O meron din pa ng tono. Ayan. Medyo nagloko lang po ang aking laptop kaya hindi ka na po na-edit yung tamang sagot. Ayan. Number 3. Alin sa mga sumusunod na simbolo ang ginagamit sa sagitang pagpigil ng isang parirala o pangungusap? Bali po, ang sagot po pala sa number 2 ay letter D. Letter D po yung tamang sagot. Yan, kay Glenn, kay Renz, tama po yung mga sagot. Ano kaya ang simbolo sa pangatlo? Sa pangatlo, kuwit ba, tuldok, dalawang lihes, o X. Ano kaya ang tamang sagot? Yan. Kay Ali, hello, good afternoon. Kay Avril Mendoza, watching. Ano kaya ang sagot? Slash pa kaya? X kaya, tuldok o apostrophe? O apostrophia. Ano kaya ang sagot? Letter C? Yes, tama. Letter C po ang palatandaan o simbolo na ginagamit sa sagditang pagpigil. Hindi lamang po ito dalawang paglihes. Ito ay ginagamitan din ng dash o gitleng at meron din tayong kuwet. Ayan. Ito kung nabalikan natin yung dagdag kaalaman. Ayan. Susunod, ito medyo mahirap-hirap. Dahil pag-aralin niyo po mabuti at basahin ang mga katanungan o ang mga pangungusap sa nasa ibaba. So, sa letrang A, sana po medyo mapipiyok na, sasama ka sa paglalakbay nila? Sasama ka sa paglalakbay nila. Ano kaya ang sagot sa mga pangungusap na yan? Balikan ulit natin. Sasama ka sa paglalakbay nila? O sasama ka sa paglalakbay nila? Ang tanong, ano ang ibig sabihin ng pangungusap A? Ito ba ay pagtataka, pagsasama, pag-alala, o pagtanong? Sa pangungusap A, sasama ka ba sa kanila? Ayun ang nasa pangungusap A. Yan, may nakikita akong sagot. Letter B, pag-alala. Meron letter A, may letter C, may letter D. May nakita akong tamang sagot. Letter D. Dahil ang letter A, o unang pangungusap ay pagtatanong. Tama si Glenn Meneses Punanan. Kay Roger Callios. Ayan. Kay Angel Faustino. Hello. Good afternoon. Anong ibig sabihin naman ang pangungusap B, yung pangalawang pangungusap? Patutuwid, pagpapasya, pagsasalungat, o pagsasalaysay? Ano kaya ang sagot? Si Nelea, letter D daw. Kay Ali, letter D. Ano kaya ang tamang sagot? Sa letter B na pangungusap, ito ay nagpapasya. Dahil decidido na sila na siya ay sumama na. Yan ang ibig sabihin nun. Pero meron pa tayong kasunod. Madami natin babalikan. Parang ano lang. Suot natin na kulay pula. Ito, madali-dali na to. Ang mga labi ng OFW sa Saudi Arabia ay libing na lamang sa disyerto. Ano kaya ibig sabihin ng nakasalungguhit na labi? Labi. Parte ng mukha, tira, bangkay, padala. A, B, C, or D.
Letter C ba? Ayan, may nakikita na ako. Kay Ali, kay Sophia Cabang, B. Letter C. Ayan, ang tamang sagot ay bangkay. Tignan niyo po mabuti ang stress words o tinatawag natin na diin at tono ng mga salitang nakasalungguhit. Ayan, ang tamang sagot dyan ay bangkay. Susunod, hindi ko makakalimutan ang matamis niyang halik sa aking labi. Naku, madali na to. Ayan, same choices pa rin. Parte ng mukha, pagkain, kolorete o pangkulay. Ano kaya ang ibig sabihin ng labi? Matamis niyang halik. Ayan na, may ulo na. Ano kaya ang sagot? Ayan, may nakikita ko. Letter C, may letter A. Ayan, si Jeline. Letter A, kay Lloyd Lapig. Letter A. Tama ang sagot nyo. Letter A nga. Dahil ang labi ay parte ng mukha. Hindi siya kinakain, ano? Ayan, ito na pang huli. Tukuyin natin ang ibig sabihin ng bata. Masayang naglalaro ng kumbang preso ang mga bata sa gitna ng kalsada. Damit, kapitbahay, chinelas, paslit. Ulitin natin ang choices. Damit, kapitbahay, chinelas, paslit. Ano kaya ang tamang sagot? Yan, may letter A. Damit ba? Meron bang nagsagot ng letter A? Damit? May B? May C? May D? Ayan, may nakita na akong tamang sagot. Kay Lloyd Lapig, yan ay paslit. Very good. Dahil dyan, napakahusay ninyo at ako'y natutuwa na kayo ay handang-handa na para sa ating aralin sa oras na ito. Huwag na natin pagalitin pa dahil ang ating pag-aaralan sa araw na ito ay tungkol sa mga katangian ng kalamang bayan na may tumaang digulong, tulang panudyo, bugtong at palaisipan. Ayan, pagmasdan nyo mabuti kung ano ba yung iba't ibang uri ng kalamang bayan. Okay. At para sa ating sanggunian, para sa ating aralin ay nagmula sa SDO Negros Oriental at SDO Misamis Oriental. Maraming salamat po sa pagbabahagi sa atin na pagbahagi sa atin ng self-learning modules. Yan, tignan po natin ano nga ba ang ibig sabihin ng ating pag-aaralan sa pag-check na ating kung totoo nga ba o hindi totoo ang inyong palagay o kuro-kuro tungkol sa kaalamang bayan. Ano kaya ang ibig sabihin ng number one? Ang tulang panudyo ay karaniwang pumapaksa sa pag-ibig, pamimigati, pangamba, kaligayahan, pag-asa at kalungkutan o maaaring ginagawa upang maging panukso sa kapwa. Tulang panudyo. Ayan, medyo choppy daw ako. Ayan, naririnig po ba? Ayan. O baka yung boses ko yung nag-choppy. Ayan, X ba? Hindi ba totoo? Aning kaya ang katotohanan na ang tulang panudyo ay karaniwang pumapaksa sa pag-ibig, pamimigati o pangamba o pang-aasar sa pagiging panukso. Tama, dahil yan ay check. Totoo. Number two, Miss na sexy, kung gusto mong libre sa driver tumabi ay isang halimbawa ng bugtong. Ayan, bugtong nga ba ang ibig sabihin nito? Miss na sexy, kung gusto mo libre sa driver ka tumabi. Totoo, hindi totoo. Ano kaya ang ibig sabihin to? X daw, sabi ni Lelea. X. Hindi daw totoo. Tama yon, dahil hindi po siya bugtong. Yan. Lumaganap ang bugtong, palaisipan,
pagmamangdi gunong at ulang panudyo sa unang panahon o noong panahon. Ano kaya? Totoo o hindi? Kaya may nag-check, may nag-ex. Hindi totoo kay Lorraine Ann Santos. Tama, hindi po yun totoo. Dahil ang lahat ng mga nabanggit dyan ay mga moderno, mga salita o palaisipan na ginagamit pa rin hanggang ngayon. Yan. Ang mga salitang bugtong ay isang sulitani na dapat lutasin. Totoo ba o hindi? Check ba? May X? Yan, may nag-X? May nag-check? Yan. Totoo po yun dahil ang mga bugtong ay maaari din natin malutas sa pamamagitan ng panghula ng mga salita o ng mga bagay na isinasalarawan sa pamamagitan ng pagsulat ng metapora. At ang mga nakikita ko ngayon sa nakasulat sa mga jeepney, bus, at iba pang sasakyang pampubliko ay mga katuwaan lamang. Ano kaya? Totoo ba o hindi? Totoo. Saglit lamang at ako'y iinom ng tubig at makinaantay ko yung mga sagot. Hey, Jillian, check! Kay Sophia X ba? Kay Carlo James? Check. Yan. Check po yan. Iisa-isahin po natin kung ano nga ba ang kahulugan ng mga nabanggit na mga bahagi ng kalamang bayan. Ano nga ba ang kalamang bayan? Ayon dito, ito ay tinuturing na isa sa mga pinakamatandang sini. Meron nitong tula, awitin, tugma ang digulong, palaisipan, kawikaan, at ang mismong bugtong. Yeah, wala lang tayong ibang gagawin ngayon, kundi maglalaro po tayo ngayon ng iba't ibang kalamang bayan. Pero bago muna yun, magbibigay muna tayo ng isa pang halimbawa ng karunungang bayan. Saan nga ba ito ginagamit? Ito ay pinagmulan mismo ng ang mga bagay-bagay. Yan, mga bagay-bagay na kung saan at paano umulad at sumulong ang sibilisasyon dahil nga sa pagkakabuo ng mga salitang ito. Kung paano nga ba ito nakaka-apekto sa kultura at tradisyon na ating mga sinaunang Pilipino. Ito ay kalimitan na ginagamit para ito ay panglibangan, para ito ay pampalipas oras, at lalo't higit na ito ay pinapairal din natin, nakasiyahan natin sa sarili natin. Ngayon, titignan natin ano nga bang tagdag kalaman natin. Dahil ayon kay Alejandro Abadilla na siyang kilalang modernistang pagtula o ama ng modernistang pagtula sa Tagalog, tikas na sa mga Pilipino ang pagiging makata. Marahil ikaw, na pwede rin ako, maaari tayo maging makata. Dahil sa susunod na linggo, tutuklasin naman natin ang pagsulat ng tula, kaya isa-isahin din natin ano nga bang ibig sabihin ng mga nakasaad sa mga salitang ginagamit sa kalamang bayan o karunungang bayan. At ayon sa kanya, bawat kibot ng kalinang bibig ay may ibig sabihin at katuturan. Yan, may maalala tayo tungkol dito sa pag-aaralan natin. Dahil kung bakit po ang iba pa mga akdang patula, tulad ng tulang panudyo, tugmang degulong, bugtong at palaisipan, ayan ang iba't ibang uri ng kalamang bayan. Ayan, isa-isahin po natin to para mabilis natin itong may discuss. Tulang panudyo, ito ay kalimitang may karunungan na ang kayarian ay may sukat at tugma. At ang ibig sabihin po ng manudyo ay, ayan, nakikita ninyo yung baby dyan, ay naaasar. Ayan, inaasar nyo yung mga kalaro ninyo o may inaasar kayo ng mga kapitbahay, ayan na yung ibig sabihin ng tulang panudyo. Ito ay kalimitan na ginagawa kapag kayo ay bata na wala namang gaanong kalam-alam sa paligid-ligid at maaari ding
ito ay maaari ding ilahad yung mga pag-uugali ng mga bata ating nakikita. Tingnan po natin ang mga halimbawa. Ang amoy mo ay parang isda, kasing amoy ng patay na daga. Ang nasa lungguhit dyan ay isda. Yan, nakikita ninyo. At daga. Ano kaya ibig sabihin yan? Masama bang amoy ninyo? Kayo ba ay naniligo pa ba? Habang naka-ECQ, yan. Marami yata sa inyo lang aasar din na amoy patay na daga ang inyong mga paa. Ayan, may naalala ako tuloy na isang tao, amoy patay na daga ang kanyang sapatos na ginamit. Isa pang halimbawa ulit, eto, madalas nyo nilalaro to. Bata, batuta, isang perang muta. Ayan. Ano ang ibig sabihin yan? Isang perang muta. Ano kaya? Piso lang bang kayong baon? O, siya talaga ay hindi talaga binibigyan ng baon. Ayan ang ibig sabihin yan. Ito yung mga madalas na nilalaro natin nung bata pa tayo. Yung mga sine na ay bata pa. Parang ganun yung naging dating sa akin ito. Kaya ito ay medyo relate na relate sa atin. Ito pa, may isa pa. May dumi sa ulo, ikakasal sa Linggo. Inalis, inalis, ikakasal sa Lunes. Mukhang siya ay nangangati ang ulo. Kita nyo naman yung isang bata. Dahil yung ulo at Linggo ay magkatugma. At yung inalis at Lunes ay magkaparehas din ang ibig sabihin. Kay Sophia Kapang, masama ang amoy, masangsang ang amoy. Tama yon. Kay Alin Angeles from Gidapawa National High School, magandang hapon po. Ayan, marahil yata ang iba sa inyo ay kailangan yata gumamit ng suyod. Parang ako lang to. Mahilig din ako mapakuto. Ayan. May dumi talaga sa ulo ang mga batang ito. At mukhang ito, makaka-relate kayo. Tutubi, tutubi, huwag kang pahuhuli sa batang mapanghi. Naku po, sino kaya ang kilala nyo mga umiihi sa lawal o hindi nagpapalit ng short? Pwede ang mga bata na hindi pa gaano marunong gumamit ng kasilyas o ng banyo. Ayan, ang mangyayari sa kanila. Ito ay batang umiihi sa lawal, kaya amoy panghe. Ayan, natuwa ba kayo sa mga halimbawa? Pero huwag niyong gagayain yan dahil ito ay isang halimbawa po lamang. Tumako naman tayo sa tumang digulong. Ito ay papakewan na natin dahil ito ay nakikita natin sa sasakyan. Gaya ng tricycle, ng motor, ng jeep. Yan, kalimitan, ang tugmaang digulong ay maaaring isang uri ng kasabihan, may kling pulaman o salawi kain na sumasalamin sa pag-ugali ng chopper o ng driver at ang mga pasahero nito. Ito ay mga halimbawa ng signages. Ito ay nagsisilbing paalala o pampatanggal lungkot. Miss, tangkinin mo na ako. Wag lang ang kita ko. Yan. Hello po sa lahat ng mga single. Miss, angkinin mo ako. Wag lang ang kita ko. Magandang dalaga. Nice kita makilala. Ngunit ako'y abala sa aking manibela. Sexy, kung nais mong libre, sa driver ka tumabi. Ayan, ito yung mga nakas na panipsep na mga chopper sa kanilang mga pasahero. Pero meron tayo ibang mga halimbawa ng tugmaang digulong. Kay Roger Calios, ayan, grade 7, Yambos, San Vicente Integrated High School. Ayan, anin pa ang gasolina kung jeep mo ay sira na. Ang di magbayad, walang problema. Sa karma pa lang, bayad ka na. Patay. Ano kaya ang karmang yon? Kaya yung mga may utang, magbayad na po kayo. Kilala po natin kung sino yung mga totoong nagbayad o hindi. Ayan, isa pa ulit. Bayad muna bago matulog, hindi ito hotel. Ang sit-sit sa aso, ang katok ay sa pinto, sambitin ng para ang jeep ay huminto. Madali lang yan. Pero meron din kahalagahan ng tugmaang digulong. Dahil ito ay sisilbing gabay sa ating mga chopper
upang mapadali ang kanilang trabaho. Pero ang kabaliktaran nito, lahat ng mga sinasabi dito ay hindi angkop sa kasarian at hindi kaaya-aya sa ilan kung halimbawa sa akin ay okay lang sa akin, pero hindi naman lahat ng mga nakakita ay matutuwan na dahil ang ibang mga salita doon ay may halong maselan at hindi gano'ng angkop sa iba't ibang edad. Kaya na lamang ng mga kababaihan na yun ang naging simuno ng ating umaang digulong. Yan, nakukuha naman po kahit ito yung malat na malat na yung boses ko. Pagpasensya nyo na po. Yan, ang susunod naman, ito, kailangan natin maglaro ng bugto o makatalinhaga, metapora, at pagsasalarawan ng isang particular na bagay o mga bagay na kailangan nating hulaan. Handa na ba kayong humanghula? Subukan nating hulaan ang mga sagot sa mga sumusunod na bugtong. Ayan, medyo bibilisan na natin. Ano nga ba mga sagot dito? Ayan, babasahin muna natin yung mga comments kay Brian Arcega, tawang-tama po siya, kay Lloyd Lapig, kay Aina May Adriano Menjola, watching po. Ayan, kinakaya naman po. Okay, unang tanong. Nang sumipot sa maliwanag, kulubot na ang balat. Ano kaya ang sagot? Nang sumipot sa maliwanag, kulubot na ang balat. Ulitin natin, nang sumipot sa maliwanag, kulubot na ang balat. Ano kaya ang sagot sa buktong na ito? Ano kaya ang tamang sagot? Ang clue niyan ay mapait. Asing pait ng gamot na iniinom ko ngayon. Ano kaya ang tamang sagot? Mukhang hindi pa nila gaano abutan to dahil ang bugtong ay ginagamitan din ng iba't ibang mga angkop na salita na malalalim at magkakatugma ang dulo o metapora. Ayan! May nakita na akong sagot. Ang sagot ay ang palaya! Ay, Nelea! Kay Adonis! Hi, Brian Arcega. Yan ang tamang sagot. Hey, Angel, tama rin po ang sagot. Susunod. Ako ay may kaibigan. Kasama ko kahit saan. Ulitin natin. Ako ay may kaibigan. Kasama ko kahit saan. Ano kaya ang sagot? Kaibigan ko siya. Daladala ko araw-araw kahit hindi ko siya nakakasama. Sa pag tulog. Ayan. Nino, kay Bennett Natividad, kay Nelea. Ayan. Ang tamang sagot ay anino. Ayan. May kasama pa yung mga anino dyan. Ayan. Ito. Anino. Sumunod. Ito. Medyo alam nyo yung sagot dito. Kasi ito na yung clue. Isang butil ng palay. Sakop ang buong bahay. Isang butil ng palay, sakop na ang buong bahay. Ano kaya ang tawag dyan? Hindi po yan candy. Hindi yan candy, ha? Yan ay kumukuti-kutitap. Yan, ito ay, ano kaya ang sagot? Ilaw. Tama, kailangan talaga may ilaw. Dahil ito ay singlaki lamang ng palay. Yan, isa pang tanong. Gumagapang ang ina, umuupo na ang anak. Ulitin natin, gumagapang ang ina, umuupo na ang anak. Ano kaya ang sagot? Ito ay gulay. Paborito ng mga bata. At pampalinaw ng mata. Ano kaya ito? Yan, may nagsisimula sa letrang K. Ayan, mukhang nahulaan na nila yung sagot. Ayan, kanina pa yung ilaw. Ayan, kalabasa ba? Kalabasa ang tamang sagot. Ayan, ito naman yung itsura ng kalabasa. Ayan, panghuli na po ito. Maliit pa si Totoy, marunong nang lumangoy. Ano kaya ang sagot? Hindi aso ang sagot. Siya ay nakatira sa tubig. At ito ay nabubuhay din lamang sa tubig. Ano kaya ang nakikita ninyong sagot? Hindi kalabasan. Ayan, kay Michael Yamat,
kalabasa daw. Ayan. Okay. Ayan. May nakikita pa akong mga ibang sagot. Kay Ching, good afternoon po kay Analisa Bitwala. Hello po. Isda. Tama. Isda nga po ang tamang sagot. Kay Rian naman po ay hindi po bangka. Ayan. Siya ay hayop na dumanaw sa tubig. At eto pa. Nakatago si Pilon. Nakanitaw ang ulo. Ayan. Tutubi. Kay Emily Pimentel. Hello po. Good afternoon. Ayan. Medyo mabagal po pala ang ating signal. Ayan. Isda, isda, isda. No, kaya isda daw. Pako. May pako. Ayan. Tama. Pako po ang tamang sagot. Napakahusay. Napaka-basic lang sa inyo. Ayan. Kasi ay nakagista na po natin yan. Kahit yan ay noong pa mga nagdaan pa mga panahon na tayo ay inabutan pa ng mga ganitong palaro. Parang pinuhenyo lang yan noong panahon ng lola ko. Yan. Panahon pa yan ng lola ko, ganyan na yung nilalaro namin. Eto pa, palaisipan. Eto, medyo mahirap-hirap to. Sa buktong kasi ay ginagamitan siya ng metapora. Eto naman ay panlakas na pasiglahin ng kaisipan sa pamamagitan nga ng mga siyentipiko o mathematical na ekspresyon. Ito, hulaan nyo nga kung ano nga ibig sabihin ng ayan, ito pa ang isa pang challenge. Talaksan ang isipan at suriin mabuti ang mga sumusunod na tanong. Isulat sa comment section ang iyong mga sagot. Ito ang una. Sa isang pulungan, may limang baboy si Mang Juan. Lumundag ang isa, ilan ang natira? Ilan nga ba ang natirang baboy? Buhay pa ba mga baboy? Para kagaya itong hawak kong baboy, ilan kaya ang baboy na nakaalis sa kanilang kwadra? Ano kaya ang sagot? Ako, nahihirapan yata sila mag-isip. Mukhang sirit na yata kayo sa sagot nyo. Isa? Sigurado kayo? Isa lang ba? Lima? Dahil hindi lumundag. Oh, lumundag naman ang isa. Tama. Kasi lima pa rin. Isang baboy kasi hindi naman umalis. Hindi naman sinabi na umalis at tumalon sa kanyang kwadra ang baboy. Yan. Kagaya si Peppa Pig. Tumatalon-talon lang. Kaya ang sagot ay lima. Kay Michael, kay Sarah Jane, kay Lorraine, kay Rixie, kay Sophia. Yan, lima ang sagot. Very good na yung iba, nakahula. Ito, may isang bola sa mesa, tinakpan nito ng sombrero. Paano nakuha ang bola nang hindi man lamang nakagalaw ang sombrero? Watching po from SDO Quirino, kay Shireen Z. Miguel. Hello po. Ako, basic lang kay Roger. Mukhang ma-awardan ko na to si Roger dahil masipag siyang mag-comment. Ano kaya ang nangyari sa sombrero? Paano kaya niya nakuha ang bola? Ano kaya ibig sabihin? Kinuha sa ilalim ng mesa? Nahulog? O lumundag ba ang bola? Kasabay ba ng sombrero? Nako, nahirapan yata silang sagutin ito. Dahil ang tamang sagot ay butas naman yung tuktok ng sombrero. Kung nakita ninyo itong sombrero na yan, ayan ay tinatawag na sun visor, ito ay may butas. Kaya madali nga nakuha ang bola. Hindi lang siya magic, yan talaga ay ginagamitan ng malalim at matalas na pag-iisip. Hindi, yan, nahulog daw, nagalaw, nag-magic. Ayan, hindi naman talaga siya magic. Ito, last na to. Anong meron sa aso na meron din ang pusa na wala sa ibon? Ngunit, meron sa manok na dalawa sa buhaya at kabayo na tatlo sa palaka. Ano kaya ang meron na wala ang ibon? Ang aso, pusa, manok, buhaya, kabayo, palaka. Ano kaya ang ibig sabihin ito? Wow.
Yung iba, bumunta sa lamesa. Yan, paa ba? Hindi siya paa. Yan, mata? Hindi siya mata. Yan, ang tamang sagot dyan, ano kaya? Magugulat kayo kung anong tamang sagot. Ang sagot dyan ay letrang A. Ayan, nakikita nyo naman ang letrang A. Aso, buwaya, pusa, kabayo, palaka. At wala naman kasing A ang ibon. Yan, nagigets naman po ba ang inyong mga sagot? Ayan, palakpakan naman dyan. At ito ay marahil na mag-overtime naman tayo. Ayan, masahin nyo po kung yan ba ay tugmaang digulong, tulang panudyo, bugtong at palaisipan. Huwag kakalimutan lagyan ng numero sa inyong mga sagot. Una, ito ay pagbibirong nasaan yung patulang sinasabi ng mga bata sa kapwa bata kapag nagsama-sama. Ayan, ano kaya siya? Tugmaang digulong, tulang panudyo, bugtong, o palaisipan. Nag-magic si teacher. Hindi po totoong magic yan. Ang gara. Ayan. Watching kay Yuli Matias. Hello. Ano kaya ang sagot? Hindi po may magic yung letter A. Ayan talaga ay ginagamitan ng logic. Ayan. Kaya din ng ating nasabi. Ayan. Ito ay ginagamitan din ng mga salita na kailangan din natin bigyan ng konting clue para madali nyo siyang masagot. Ano kaya ang sagot dito? Panudyo. Tama. Tulang panudyo o panunudyo. Kay Ellen Sanghal. Hello po. Kay Renz Angelo, kay Lorraine. Tama. Next. Ginagamitan ito ng metapora o talinghaga sa pagsasalarawan ng particular na bagay upang mahulaan ang sagot. Number 2 na po tayo. O kaya ay bugtong, palaisipan, tugmaang digulong o tulang panudyo. Yan, panudyo, bugtong. Yan, kay Nelea, tama, bugtong. Yan, susundin na natin. Babala, o ito ang mga babala, kalimitan makikita sa pampublikong sasakyan. Yan, madali na yan sa inyo. Ito kaya ay may gulong sa salita. Yan, hindi siya bugtong. Kanina pa yung bugtong. Ayan. Ngayon ay ito ay tinatawag na tugmaang digulong. Hey Renz, bugtong daw. Hindi siya bugtong. Ayan, sumunod. Meron pa kasunod. Kadalasan nalilikha bilang uri ng libangan nang magmula sa seryosong matematikal at logistikal na suliranin. Ito kayo, dito kayo nahirapan sa part na yan. Ano kaya ang ibig sabihin niyan? Ito ba ay bugtong, palaisipan, tugmaang digulong o tulang panudyo? Ayan. Ang sagot diyan ay yan, palaisipan. Very good, Nelea. Palaisipan. Yan, last na po tayo. Layunin itong pukawin na pasiglahin ang kaisipan ng mga tao nagtitipon-tipon sa isang lugar. Palaisipan. Meron ding bugtong. Yan, palaisipan po ang sagot. Pwede rin siyang bugtong dahil ito din ay pumupukaw din na pasiglahin ang ating palaisipan sa isang partikular na pagtitipon o iba't ibang lugar. Yan, tapos na po tayo. Napakahusay, palakpakan nyo naman. Paki-heart naman po. Kung kayo ay nasiyahan sa ating palaro, salamat po sa pagsali sa ating talakayan. At bago tayo matapos, ayan, ito po yung assignment po natin. Paki-screenshot na lang po. Ito ay pagkukumparahin natin ang pagkakaiba-iba ng mga akdang pampanitikan at magbigay po kayo ng halimbawa sa tugmaang digulong, panudyo, bugtong, at palaisipan. Magbigay din kayo ng inyong halimbawa. Ayan, kailangan pag nilay-nilay. Ayan, para sa susunod na webisode natin, ma-acknowledge din natin ang ibang mga batang nagpa-participate kagaya din ng yan. Ito pa lang ating pangungusap. Ang kamang bayan
ay sumasalamin sa kinagisnang kultura at kinagigiliwang akdang pampanitikan na ating mga ninuno na maaaring isabuhay magpahanggang ngayon, bukas, at magpakailanman. Ayan. At salamat din po kay Jemuel Nunez. Ikaw po ang napili natin na Viewer of the Week. Palakpakan natin si Jemuel. Yan, kay Jemuel Nunez. At kung kayo man ay nakapanood ng ating ETUlay online tutorial sessions, i-post nyo na po sa ating Facebook page ng DepEd Philippines, DepEd Edtech Unit, at ang iba't ibang mga social media platforms na may hashtag ETUlay, hashtag Filipino7, at wika at panitikan ni Jutor Jessica. Ayan. Tapos na po tayo at may kasunod pa tayo si Tutor Ronel. Ayan, meron din. Eto lang pagbabalik ni Tutor King. Sa wakas, nakabalik na din si Tutor King at si Tutor Pam. Sumuni po, ako po ang inyong Tutor Jessica. Mag-iiwan po ng paalala na patuloy po tayong mag-aral ng mabuti upang malinang po natin ang pagmamahal sa ating wika. Dahil sa ETUlay, kami po ang magiging gabay sa aming pagtuturo para sa Sulong Edukalidad. Maraming salamat po. At mag-email lamang po kayo sa edtech@deped.gov.ph kung meron po kayong katanungan. Maraming salamat po sa panonood and stay safe everyone. Magkita-kita po tayo sa susunod na linggo, 1:40 to 2:20. Maraming salamat po and have a nice day and magdasal po tayo sa patuloy na pag-resolba ng pagtaas nga po ng COVID-19. Mag-ingat po kayo and enjoy the whole day. Happy Wednesday, everyone! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa Araling Panlipunan. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!